Kapag tumingala sa kalangitan, milyong-milyong bituin ang ating nakikita. Pero kung nagtataka kung bakit kulay puti lamang sila sa ating paningin, ano nga ba ang tunay na kulay ng ating mga bituin? Depende sa edad ng bituin, maaari itong maging kulay puti, dilaw, pula, kahel, at bughaw. Kapag bagong buo ang bituin, napakainit ito at may kulay bughaw. Habang nasusunog ang iba't ibang elements sa core nito, unti-unti itong lumalamig at nagbabago ng kulay. Pero dahil sa physiology ng ating mata, kung hindi gaanong maliwanag ang isang bagay, hindi natitrigger ang color-sensitive cells nito. Kaya puti lang ang nakikita nating kulay ng mga bituin sa langit. Sa astronomy, merong mnemonic device na OBE a fine guy or girl, kiss me, o OBAFGKM. Na inimbento ng American astronomer na si Annie Jump Cannon upang matukoy ang spectral class ng mga bituin. Ang unang titik ay para sa O o O-type stars na kulay bughaw. Ito ang mainit at pinakabatang mga bituin. Ang B-type stars ay bluish-white, habang kulay puti naman ang type A stars. Sa kulay na ito rin nagsisimulang mabuo ang metal elements, yat ng unti-unting pagkamatay ng isang bituin. Yellowish-white ang mga F-type stars at dilaw ang G-type stars. Isang halimbawa nito ay ang ating araw. Kapag tumanda pa ang ating araw naman, ito ay magkukulay kahel na nasa kategoryang K-type stars. Panguli ang M-type stars na kulay pula. Ito ang kulay ng pinakamatandang mga bituin at kulay ng napipintong pagsabog ng mga ito bilang supernova. Pagkatapos ng pagsabog, mamamatay na ang bituin at may iwan lamang ang core nito na siyang tinatawag na white dwarf. Pero kung ito naman ay mas malaki kaysa sa araw, mabubo ang isang black hole, ang misteryosong bagay sa kalawakan na kinakain lahat ng dinaraanan nito. Pero huwag mag-alala dahil sa susunod na 2 milyong taon pang inaasahang maging kulay kahel ang ating araw. Unti-unti itong liliwanag ng 10 to 15%. Pero mabibigyan naman tayo ng sapat na panahon o ang mga buhay sa mundo upang maka-adapt sa mas maliwanag na araw. Sa susunod naman na 5 bilyong taon, lalaki ang araw bilang red giant at lalamunin ang orbit ng inner planets bago ito tuluyang sumabog. Kaya bago ito mangyari, ang NASA kaysa ng iba't ibang space agencies ay nagtutulungan upang makahanap ng planetang posibleng materhan ng susunod pang mga henerasyon. Nagniningning at kumikindat sa atin, yan ang mga kulay na bituin na nagpapaganda sa langit kapag tayo'y tumingin. At yan ang mga lawang kalamanan tungkol sa ating kalawakan. Para sa Panahon TV, ako si Patrick Obsuna.